Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pong Panginoon. Good morning po sa ating pong mga viewers ngayon sa umagang ito. Salamat po ay tayo ay nakapagbalik sa ating pong live broadcast. Hallelujah. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating viewers ngayon. Hallelujah. Sister Mary Hope Jordan. And also, praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. No? Kumusta po ang inyong gising? Nawa ay maganda po ang inyong gising, mga kapatid. Kinukumusta ko po lahat po ng ating mga kapatiran dito sa Bohol, sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, at pagiging sa ibang bansa. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Meron po kayong prayer request, mga kapatid. Meron po kayong gustong ipaabot ng mga mensahe o maging isang request, mga kapatid, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section upang po ating mabasa. Okay? Good morning, Sister Mary Hope. Ano bang oras ninyo dyan sa Saudi? Hallelujah, Jesus. Mamayang hapon, mga kapatid, meron po tayong live broadcast sa ating pong radio broadcast, mga kapatid. Meron po tayong live mamayang hapon sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6, no? At it's 11:34 p.m. doon po sa lugar ng Saudi, no? And good morning to Brother James Rica Aminadi. Good morning, Pastor Shea. Good morning din sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And also, good morning to James Sinesa. Kumusta mo diha doon ang inaot ko nga naamo sa Mayo Kahimtang. No, sa ating po mga patiran dyan sa Liloan Norte. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay lang po ba yung ating projection, yung ating live streaming? Hindi po ba napuputol yung ating pong live broadcast, mga kapatid? Bigyan niyo po ako ng feedback kasi dito sa ating wifi is 2 bars lang, no? Napakahina po ng ating signal, no? Nawa ay praise the Lord. Good morning to It's Crown. Sino ba itong It's Crown? Ano po ba itong ito po ba yung pangalan? Akala ko ito si, ano? Akala ko song. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning to sister or brother It's Crown. Wow. Napakagandang pangalan naman yan. No? And also, okay. Request song ni Brother James 3. Bless me, Lord. Okay, ating hahanapin.
ang oras dyan sa saan bang lugar ni Itch Crown sa okay, it's 9:37 p.m. daw sa kanila. Okay? Magkaibigan siguro sila. Okay, please don't forget to mention the names of your friends. Hallelujah. And relatives, no? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sherwin Banol ng Inabanga, Bohol, mga kapatid. At salamat sa Diyos dahil sa panahon at oportunidad na kanyang ibinigay sa atin, mga kapatid, upang po ay makapag-live broadcast tayo, no? Don't forget to share and mention the names of your friends so that they can notify, mga kapatid, sa ating pong live broadcast and maging bahagi po tayo ng kanilang mga buhay, mga kapatid, upang gamitin ng Diyos ang kanyang mga salita upang po ay magkaroon ng kaligtasan ang ibang mga tao, no? Let be a part of their salvation, mga kapatid. Magiging parte po tayo ng kanilang kaligtasan. At gamitin po natin itong pagkakataon na ito, mga kapatid. Hallelujah, upang magiging bahagi ng kanilang mga buhay. Meron po tayong gustong mga tao, no? Lalong-lalo na sa ating mga tinatawag na mga kapatiran dyan na hindi pa po alam yung katotohanan. Lalong-lalo na yung ating mga topic, mga kapatid, ay patungkol sa kaligtasan ng tao. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na magiging bahagi, no? Praise the Lord. And, hallelujah. Salamat sa ating mga kapatiran dyan. Okay lang po ba yung ating projection? Kasi mahina yung ating wifi sa likod. Sana ay okay lang, no? Good morning to Brother James Ray. Okay. Nabati ko na si Brother James. Ating i-search yung song na gusto pong i-play ni Brother James. Bless me, Lord. Okay, ito. Good morning to Brother... okay, aking muna ng baba sa akin. Bless me, Lord. Okay. Play ko yung request song ni Brother James. Okay. Binabati ko po. Sister Geraldine Bungato. Good morning to Sister Geraldine. Good morning sa inyo dyan. May the Lord bless you. And... Magna Ronald, shout out diha. Pamina while gama og ice cream, okay? Good morning to Brother Mag Brother Ronald. Sister Elinos Sapigao, good morning to Sister Elin. Sister Lynn, may the Lord bless you, no? Salamat po sa ating mga kapatiran diyan sa Bahrain. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon, no? Hallelujah. Thank you so much po sa ating pong mga kapatid. And also, good morning, Pastor Jerel Duidora, our youth president here in Bohol. Good morning po. And salamat sa inyo pong pakikinig. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay na sa atin pong live broadcast this morning. At hindi po tayo magtatagal, mga kapatid. Pagkatapos po ng song na atin pong ipiplay, tayo na po ay dadako sa pangangaral na salita ng ating Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I pray, Jesus. Wala daw sounds na naririnig, mga kapatid. Meron po bang sounds na naririnig kayo? Walay sounds, lagi pastor. Yan po, meron na po ba kayong naririnig na sound? Everything that gives glory to you, Lord. Okay na po ba? Okay. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Okay. I pray. Praise God. Let me prosper. Prospering and very prosperous in material things and in spiritual things too, and everything that gives glory and everything that gives glory. Glory and everything that gives glory and everything that gives glory to you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa inyo po mga Biblia, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Bible. Sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26 up to 27. Genesis chapter 26, chapter 1 verse 26 up to 27. The Bible said, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, and hallelujah, over the cattle and all over the earth and over every creeping things that creepeth upon the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga kapatid. Our Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for your goodness. Salamat, Panginoon, sa kabutihan na iyong ibinigay at sa panahon na kami po ay makapagpakinig at mapapakinggan po namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Dalangin namin na sa lahat po ng aming mga viewers at sa lahat ng maaabot ng videong ito, ikaw po ay hihipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ay kikilos sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang tanggapin na bukal sa aming kalooban ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Praise the Lord muli. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At this morning, hallelujah, ating pong pag-uusapan itong tinatawag ang pagkahulog ng tao, no? Or the fall of man. So Genesis chapter 1 verse 26 up to 27, it states that we are created by the image of the Lord, not the image of the animals, not the image of anything that is on earth, but we are created by the image of God. Hindi po natin masasabi, mga kapatid, na tayo po ay mula sa unggoy, mula po sa anumang hayop or sa anumang bagay, but we can conclude, as the Bible said and stated, na tayo po ay mula sa atin pong Panginoon. At ginawa po tayo ng Diyos, hallelujah, na naaayon sa kanyang wangis. Ginawa po tayo ng Panginoon, mga kapatid, with His own likeness, with His own image, mga kapatid. Praise the Lord. And not just in His image, and also we are created in moral aspects. Ginawa po tayo, mga kapatid, ng Diyos, hallelujah, with moral likeness. Hallelujah. In righteousness, ginawa po tayo ng Panginoon. Mula po nang ginawa si Adan, pagkatapos po nang nagawa si Adan, mga kapatid, he is a righteous man. Hindi pa po pumasok ang kasalanan. Wala pa pong pagkakasala si Adan that time, mga kapatid. Praise the Lord. Because God created us not just in His image, not just in His likeness, but God created us, hallelujah, and also in Rome, in moral aspect, in righteousness, we are created by the Lord. And also, God created, not just in moral aspects, but the Lord created us, hallelujah. Meron din pong ibinigay ang Diyos na authority or kagahom sa Bisaya, igsoon, or power to dominate and to lead sa lahat po ng kanyang ginawa sa mundo. Ito po yung sinasabi sa Bible, and God said, let us make man in our image after our own likeness. Let them have dominion over the fish. No? The Lord give us dominion upang po'y i-lead lahat ng naririto, lahat po ng nilalaman ng mundo. Ang Diyos ay binigyan po tayo ng pagkakataon, o ang tao ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang pangunahan, upang to give us dominion, to give dominion all over the world, mga kapatid, sa lahat po ng meron sa mundo. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tao upang po'y, hallelujah, pangalagaan, upang po'y magkaroon ng pagkakataon na tawag po nito, to give us dominion, mga kapatid, ng mga lahat po ng nandito sa mundo. But suddenly, mga kapatid, ang tao ay nahulog mula sa sa kasalanan, no? Sa atin pong pinag-uusapan, hallelujah, last a few weeks ago, mga kapatid, ang tao po ay nagkakasala sa harap po ng atin pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. We are not innocent, hallelujah, in this context, mga kapatid, na tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, hallelujah, sa salita, sa gawa. Praise the Lord. Maging sa atin pong isipan, ang tao ay nagkakasala sa harap po ng atin pong Panginoong Jesus. Praise the Lord. At hindi po tayo innocent dyan, mga kapatid. Alam po natin yan, na tayo po ay nagkakasala sa Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ko mo kay pastora, hindi na nagkakasala. Lahat po ay nagkakasala, mga kapatid, sa harap po ng Diyos. No? Okay. Hallelujah. At nahulog po ang tao mula sa kasalanan. Alam po natin yan, mga kapatid. Merong mga rason bakit po
ang tao ay nakulog mula sa pagpakasala o sa isang kasalanan. Mga kapatid, napakalakas po ng ulan, sana po inyong maintindihan. Lakas po ng ulan dito sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. At sana po okay lang po ba sa inyo na meron pong tinatawag na ulan? Okay lang po ba? Ipagpapatuloy ko ba ito? Kasi napalakas po ng ulan, mga kapatid. Rinig po ba ninyo yung ano, yung buhos ng ulan? Praise the Lord. Kasi parang rinig ka, rinig dito, mga kapatid. Rinig po ba ninyo yung ano, yung buhos ng ulan? Okay, siguro okay naman po siguro. Okay lang, Pastor. Okay, salamat po. Praise the Lord. Ang tao ay nahulog sa kasalanan. Meron mga rason, mga kapatid, bakit ang tao ay nagkakasala. Meron mga rason bakit ang tao po ay nagkaroon ng kasalanan. Sa Bisaya, adunay mga hinungdan nganong ang tao igsoon nahulog diha sa pagpakasala or diha sa kasalanan. The first reason why men fall into sin is, hallelujah, they are lack of faith. Kulang sa pananampalataya or kulang sa pagtuo. In Genesis chapter 3 verse 1, if we read our Bible, mga kapatid, atin pong pabasahin. Now, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto woman, ye hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Ang sinasabi po, no, ang sinasabi po ng Bible, ang serpent is more subtle than any beast of the field. Yung serpente ay siya ay isang napakakaiba or kakaiba or unique, mga kapatid, sa lahat ng mga hayop na ginawa ng Diyos, no? Ano po ba yung sinabi ng serpent sa woman? No? Alam nyo ba nang sinasabi ng Diyos, sinabihan ba kayo ng Diyos patungkol sa kahoy na ito na nasa gitna ng garden ng Eden? And the woman listened, mga kapatid, sa sinabi ng serpent at that time, mga kapatid. Ito yung mensahe na buot ibig iparating ng Diyos sa atin pong kalagitnaan, mga kapatid. If you have really faith, pag meron po tayong tinatawag na pananampalataya, pag meron po tayong, hallelujah, matayog na pananampalataya, if we have strong faith with the Lord, hindi po tayo makikinig ng sino mang, hallelujah, mga tinatawag na sinasabi. Hindi po natin pinapakinggan yung sinasabi na mga negatibong bagay ng anumang tao o sino mang tao, mga kapatid. We only listen and focus, hallelujah, sa word of the Lord, mga kapatid. Kung ano yung instruction ng Biblia, kaya po ay yung sinasabi ng Diyos, hallelujah, sa bawat isa sa atin. If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, kailangan mong sundin yung aking mga kautusan. Yan yung sinasabi ng Diyos, mga kapatid, sa tao. No? Hindi po natin dapat pakinggan kung ano man yung mga tao na ibinabato sa ating mga negatibong bagay. Hallelujah, we only need is to focus and concentrate the word of God, mga kapatid. Huwag po nating pakinggan anumang mga paninira, huwag po nating pakinggan kung anumang paninira ng ibang tao, huwag po nating pakinggan kung anumang mga disappointment or discouragement na ginagawa ng ibang tao, mga kapatid. Huwag po nating pakinggan yung criticism ng ibang tao. Minsan criticize po tayo, hallelujah, tinatawag po
hinihila po tayo pababa, mga kapatid, but it's okay, mga kapatid, na nahihilain po tayo. It's okay na kinikriticize po tayo. It's okay, mga kapatid, na tayo po ay minsan ay pinagsasabihan ng hindi magagandang bagay, mga kapatid, but it's okay. Hallelujah. As long as we have faith in the Lord, as long as we have faith in God, kailangan po at tayo hawakan po natin na maiga. Hold it fast with your faith. Hawakan nyo po ng maigi ang iyong pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayong bibitaw. Hallelujah. Humawak po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Only listen to the voice of the Lord. Pakinggan nyo ang salita ng Panginoon. Pakinggan nyo ang boses ng Diyos, mga kapatid. Huwag mong pakinggan ano mga sinasabi ng ibang tao. Huwag mong pakinggan kung anong sinasabi ng iilan sa iyo. Hallelujah. Huwag mong pakinggan kung ano yung sinasabi ng ilang tao sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Kasi ginagawa lang yan ng ni Satanas. Ginagawa yan ng demon upang po tayo ay maging maputol yung ating relasyon sa Panginoon, upang po'y masira yung ating relasyon sa Diyos, to destroy our faith, to destroy our relationship. Hallelujah. To para maapektuhan yung ating pagmamahal sa Panginoon at ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. All we have to do is to focus, hallelujah, in the voice of the Lord. Tingnan niyo po bakit po nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. Sa kadahilanan ay napakinggan nila at pinakinggan nila yung salita at yung sinasabi ng serpente. Hallelujah, yung serpent, mga kapatid, sa kanila. No? Hallelujah. It's normal na mapapakinggan at maririnig natin yung mga sinasabi ng ibang tao. Ito mga United Pentecostal Church, they are so much napaka, kung sabi saya pa, grabe kabalaan. No? Hallelujah. Yung sinasabi ng ibang tao, sobra naman itong United Pentecostal Church. Napaka-istrikto. We don't have freedom. Wala tayong kalayaan na gumawa sa anumang bagay na gusto nating gawin. Hallelujah. Yung mga pastor ng United Pentecostal Church, napaka-istrikto. But the reality, mga kapatid, gusto ko lang pong klaruhin sa inyo na hindi po ang pastor yung istrikto. Hindi po ang organisasyon yung istrikto. But this, ang istrikto po yung salita po ng ating pong Panginoon at ang Diyos, no? Yung pagbabasahin po natin yung Bible, mga kapatid, in Acts chapter 26, verse 5, hallelujah, strikto po ang ating pong Panginoon. Strikto po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. But as a real Christian, we understand, hallelujah, na hindi po mahirap, mga kapatid, ang sundin ang kautusan ng Panginoon. If you really love the Lord, if you really love the command and commandments of God, hallelujah, meron po tayong masigasig, meron po tayong kasiyahan, meron po tayong kagalakan na sundin ang kalooban, na sundin ang kautosan ng Diyos sa atin pong mga buhay. No? Pagmahal mo ang Panginoon, hindi naman mahirap sundin yung kanyang mga kautosan, mga kapatid. No? Hallelujah, in the beginning when God created man, mga kapatid, hallelujah, at nang si Adan ay nagkaroon ng partner, hallelujah, na si Eva, mga kapatid, merong inutos ang Diyos na pwede niyong kainin lahat ng mga nasa loob ng Garden of Eden, but except the only tree na nasa gitna ng Garden of Eden, huwag niyo silang kakainin. Hallelujah. Pagmahal ng tao ang utos, pagmahal ng tao ang Diyos, mga kapatid, pagmahal natin ang Panginoon, no, it's not hard to follow and to obey God's instruction, mga kapatid, sa atin po mga buhay. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi mahirap sundin ang kautusan ng Diyos. Mahirap ba, mga kapatid? Sister Nancy, mahirap ba? Hindi mahirap.
sa mga taong nahihirapan na sundin, na iistriktuhan, at nahihirapan sila, nahihigpitan sila sa kutusan ng Diyos. They are not really love the Lord. They are not completely love the Lord, mga kapatid. Kasi pag they are, but if they love the Lord, mga kapatid, pag mahal nila ang Diyos, hindi mahirap. Oh, tingnan yung sinasabi ni Sister Nancy, hindi po mahirap, Pastor. No? Kasi pag mahal natin ang Diyos, pinapakinggan natin yung kanyang mga salita. Pinapakinggan natin yung kanyang kautusan. Hindi mahirap gawin ang kanyang mga kautusan, mga kapatid, kasi mahal natin ang Panginoon. Sa kadahilanan, praise the Lord, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Hindi mahirap sundin ang salita ng Diyos if we really love him, mga kapatid. Pagmahal natin ang Panginoon, hindi mahirap. Dahilan bakit nagkasala si Adan at si Eva, because they are lack of faith, kulang po sila sa pananampalataya. Napakahirap sa tao, mga kapatid, pagpukulang sa pananampalataya. And I hope and I pray, mga kapatid, na tayo po ay merong pananampalataya sa Diyos. Tayo ay naniniwala na ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran ay siyang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang siyang Diyos, hallelujah, na kayang gamutin ang anumang karamdaman na meron po tayo, mga kaibigan. At tayo po ay merong pananampalataya at tayo ay naniniwala na ang Diyos, hallelujah, na ating pinaglilingkuran, He is the comforter when it comes, hallelujah, to the time that we are comfortless, mga kapatid. Minsan po na tayo ay parang iniisip na tayo ay nag-iisa at wala tayong kasama. But I just want to remind you once again, by the authority and the power of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang Diyos po ay ang siyang ating comforter. Minsan po iniisip natin at nararamdaman natin na parang wala tayong kasama, nag-iisa tayo sa kadahilanan ng kalungkutan o anumang dulot ng mga pangyayari sa buhay. Hallelujah sa atin po, mga kaibigang OFW. Minsan po iniisip ninyo, hallelujah, ay praise the Lord, kayo po ay nag-iisa. I just want to remind you once again, by the authority and the power of the Lord Jesus Christ, you are not alone. God is with you. God is with us everywhere. Every time, mga kapatid, all we have to do is to have faith in the Lord. Hallelujah. Sa kadahilanan, mga kapatid, na nahuhulog o nahulog ang tao, hallelujah, sa kasalanan, because they are lack of faith, kulang po sila sa pananampalataya. Pag meron po tayong full faith with God, if we have faith with the Lord, mga kapatid, hallelujah, pag meron po tayong pananampalataya sa Diyos, hallelujah, masusunod natin lahat ng kanyang mga kautusan. Sa kadahilanan na nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva ay dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya sa atin pong Panginoon. No? The second one is in Genesis chapter 3 verse 3. Mga kapatid, ang sabi ng ating pong babasahin sa verse 2, magsisimula po tayo. And the woman said unto the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Pwede namin kainin ang mga prutas na nasa garden or nasa tanaman, no? And the verse 3, sabi po ng babae sa serpent, mga kapatid, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall touch it, lest ye die. Oh,
Okay? Ito yung sinabi, no? Ng babae sa serpent. But I just want to remind everyone, mga kapatid, na ang utos po ng Diyos, huwag niyong, yung sabi ng ating po Panginoon sa kautosan ni Adan at ni Eva, mga kapatid, ay pwede niyong kainin lahat ng mga prutas na nandito sa loob ng Garden of Eden, but except one tree which is in the midst of the tree. Wala pong sinabi ang Diyos na pagkakainin nila yung bunga ng prutas or bunga ng kaho ng puno, mga kapatid, hallelujah, na nasa gitna ng Garden of Eden, sila ay mamamatay. Wala pong sinabi ang Diyos niyan. Okay. Ang sinabi lang ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga or yung prutas na nasa gitna ng Garden ng Eden. Yan po yung sinasabi ng Diyos. Pero ang sinabi ng babae sa serpent, mga kapatid, alam niyo po ba na, okay, ang sinabi ng babae, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, o yan po, actually, the word of God, yung sinabi ng Diyos sa kanila, God has said, ye shall not eat of it, ye shall not touch it, lest ye die. Mamamatay kayo. Wala pong sinabi ang Diyos niyan, mga kapatid. Hallelujah. The lesson for this is, napakamali ng tao pag dinadagdagan, hallelujah, ang salita ng Panginoon. Okay? Hallelujah. Kaya yung sinasabi ng Revelation chapter 19, mga kapatid, ito yung sinasabi, mga kapatid, sa Diyos, sa kanyang mga salita, na hindi po natin kailangan dagdagan at kunan, hallelujah, kaltasan yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang kasalanan ng babae at ang kasalanan ni Adan at ni Eva, mga kapatid, ay kanilang dinagdagan yung salita ng ating Panginoon. Okay? I just want to remind you, mga kapatid, sa umagang ito, na hindi po natin kailangan dagdagan ang salita ng ating pong Diyos, kasi ang salita po ng Panginoon ay kumplito at insakto na po. Hallelujah. Ito na po ay kumplito. It's complete package. Hallelujah. Kumplito na po upang po tayo ay turuan, upang po tayo ay i-guide, upang po tayo ay dalhin, upang po tayo ay turuan sa mga bagay na dapat nating malaman na patungkol sa ating kaligtasan. No? Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 18, mga kapatid, hallelujah, habang po'y merong tinatawag na mundo, habang nandito pa ang mundo, lahat ng kanyang mga salita ay kailangan sundin, yung comma at period, hallelujah, kailangan sundin, kailangan nating sundin lahat ng kautosan, lahat na nandito, mga kapatid, sa loob ng Bible, mga kapatid, at ito ay pinaniniwalaan natin na ito ay kumpleto at insakto na po. Hallelujah, upang po tayo ay turuan, upang po tayo ay i-guide, upang po tayo, hallelujah, ay rebuke sa lahat po ng ating mga pagkukulang. Salamat po na merong salita ng Diyos na sa panahon po na tayo ay nagkulang, na sa panahon po na meron po tayong kasalanan, thank by the goodness of the Lord Jesus Christ by His word, we are reminded, hallelujah, tayo po ay tinuruan, tayo po ay itinuwid, tayo po ay pinangaralan, tayo po ay, hallelujah,
nirebuke mga kapatid sa salita ng atin pong Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat po riyan dahil sa salita ng Diyos. Hallelujah, nalaman po natin ang katotohanan mga kapatid. Alam po natin ang tama sa mali. Alam po natin ang mali sa tama. Nalaman po natin kung ano mga kapatid yung mga bagay na hindi ikalulugod at hindi ikinasasaya at hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, na dagdagan natin ang salita ng Panginoon. No? Marami po kasing mga denominasyon, discriminate ko po sila. Hindi po sa sinasaway ko po sila, mga kapatid. But I just want to say the truth, mga kapatid, at sinasabi ko lang po yung katotohanan. There are lots of denomination, mga kapatid, sa atin pong panahon ngayon. Hallelujah, na dinadagdagan at hallelujah. Oh, come on. I'm so disappointed and I'm so sad, mga kapatid, na marami po sa ating mga kapatiran na patuloy na bulag sa katotohanan, mga kapatid. Hallelujah, iniba nila, dinagdagan nila yung salita ng Diyos. Hallelujah. Yan yung totoo, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3. Pag atin pong pabasahin, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. And 2 Peter chapter 3 verse 16, babasahin ko, mga kapatid, ha? At ito yung sinasabi. As also in all his epistles, speaking in them these things, which are some things hard to be understood. Meron pong mga bagay sa salita ng Diyos na mahirap pong intindihin, mga kapatid. Yan po yung totoo. Oh. Which they had unlearned, which they that are unlearned are unstable wrist, as did do also other scriptures, unto their own destruction. Yung sinasabi po dito na meron pong mga salita ng Diyos na mahirap intindihin at yung ginawa ng iba ay iniba nila. Twinist. No? Gaya ng ginawa nila sa ibang mga kasulatan, mga kapatid. Praise the Lord. Good morning to Brother Jomar. May the Lord bless you. Pero as a real Christian, hindi na po natin kailangang ibahin, hindi na po natin kailangang dagdagan or kaltasan or kunan pa yung mga salita ng Diyos kasi ito ay kompleto na. It's complete ingredients for our salvation. It's a complete ingredients for our soul. It's complete ingredients, hallelujah, to guide us, mga kapatid. Kompleto na po ang salita ng Panginoon. Alam po natin yan. Hindi na po natin kailangan dagdagan or kunan pa or kaltasan pa kasi kumplito na po yan. Hallelujah. That's the reality, mga kapatid. But sad to say, there are some denomination and sect, mga kapatid, na kinaltasan at kinuna nila yung mga salita ng ating pong Panginoon. Kung ano yung nasa Biblia ay iniiba-iba nila, mga kapatid. Hallelujah. Iyan ay hindi po sa kalooban ng Panginoon. Ay hindi po maluwalhati po ang ating Panginoon dyan, mga kapatid. No, huwag po nating dagdagan. Huwag po nating kunan. Huwag po nating kaltasan yung salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kasi kompleto na po yan. Kasi yan po daw ay isa sa mga bagay, hallelujah, na ang tao ay nagkakasala kasi dinadagdagan yung mga salita ng Panginoon. Yung kautosan ng Diyos. Number 3, why men fall unto God? Bakit nahulog ang tao sa sa kasalanan? Hallelujah, sa Diyos. The third reason is because they are not less or lack of obedience. Kulang po sa pagsunod. Okay? Atin pong babasahin, mga kapatid, in Genesis chapter 3 verse 6. Genesis chapter 3 verse 6, ang sabi po ng Bible, and when the woman saw that the tree was good for food,
and that it was a pleasant to the eyes. Ating pong bigyan ito ng atensyon, mga kapatid. There are some things that pleasant to our eyes that against to the will of God. That against, hallelujah, to the will of the Lord. Minsan, mga kapatid, nagsisimula ito mula sa ating mga mata. Ang kasalanan ay nagsisimula sa mata. Okay? Minsan, ang kasalanan, ang ginagawang pamamaraan, mga kapatid, ay yung ating mga mata. Tingnan nyo yung nangyari kang Eva. When the woman saw that the tree was good for food, okay? Hallelujah. The desire of our flesh, praise the Lord. There are lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po yung tatlo na bagay na ang tao ay nahuhulog sa kasalanan. Lust of the flesh, una. The second one is lust of the eyes. And the third one is the pride of life. Pag meron tayong gustong gawin, meron tayong gustong patunayan, meron tayong gustong tinatawag, merong gusto yung ating laman, mga kapatid. That's the lust of the flesh. At magpapalo, mga kapatid, yung itong tinatawag na lust of the eye. Hallelujah. When woman saw that the tree was when the woman saw that the tree was good for food and that was pleasant to the eyes, meron palang mga bagay na maganda sa ating paningin, hallelujah, na hindi sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Thank God. Thank you so much for the word of God that reminds us one again. Salamat po sa Panginoon na nagpapaalala sa atin patungkol sa kanyang mga salita, mga kapatid, sa umagang ito. Hallelujah. If people are lack of knowledge, if we are lack of knowledge, if we are lack of obedience, mga kapatid, I mean, hallelujah, pag kulang po tayo sa pagsunod, napakahirap po. Napakahirap pag hindi po natin, pag kulang po tayo sa pagsunod. Alam niyo po ba na ang sinasabi ng Revelation, meron po akong babasahin, mga kapatid, sa Revelation chapter 1, verse 3, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time at is at hand. At ang sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he shall do it the will of thy Father. It is important to have obedience, mga kapatid. Hallelujah. Napaka-importante itong tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa lahat ng oras, mga kapatid, I just want to remind every one of us, hallelujah, sa lahat ng oras na napaka-importante na ang kalooban ng Diyos ay ang siyang masusunod sa ating pong mga buhay. Hindi po ang ating sariling kapakanan, hindi po ang ating sariling prinsipyo ang masusunod, hindi po ang sarili nating kaalaman yung masusunod, hindi po ang ating desisyon ang dapat masunod, hindi po ang desisyon ng ating asawa, hindi po ang desisyon ng ating mga anak, but the decision of God, but the will of God must be obeyed, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Ang desisyon at ang kalooban ng Diyos ang kailangan na masunod sa lahat ng oras. At dapat natin itong pakinggan
dapat natin itong paniwalaan. Dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Napakahirap, mga kapatid, pag hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga kautusan. All we have to know is to obey, hallelujah, and to follow God's command. Bilang isang tao na mahal ang Diyos, kailangan sundin natin ang Panginoon. Wow! Glory to the name of Jesus. I feel the presence of the Lord in this place. I feel the presence of God, hallelujah, in our midst, mga kapatid. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Thank the goodness of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang po kayo ay, mga kapatid, ay nasa inyo pong mga lugar, hal nasa trabaho man kayo, nasa kwarto, or kayo ay na, hallelujah, nasa inyo mga gawain sa umagang ito, let us give God glory and honor. Hallelujah. Glory and honor belongs to the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Buksan po natin ang ating mga puso at isipan. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan natin na hipuin po tayo ng Diyos. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, Jesus, glory. Habang po tayo'y makikinig, mga kapatid, hallelujah, sa music, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Praise the name. Let us worship the name of Jesus. Let us worship the name of the Lord. Mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. When the time of Adam and Eve, sila po ay nahulog sa kasalanan. Sila po ay nagkaroon ng kasalanan sa Diyos. They are cast out outside in the Garden of Eden. In the time of Noah, they make mistakes and falls before the Lord. Sila po ay nagkasala sa Panginoon. Sila po ay nagkulang sa Diyos. When the time of Abraham and Lot and his family, sila po ay nagkasala sa Panginoon. They are fall into sin. That's why the Sodoma and Gomorrah was destroyed by God. At the time of Noah, the earth was destroyed by God. In the time of Moses, and the children of Israel, they commit mistakes and faults with God. They commit sin before the Lord. Sila po ay nagkasala sa Panginoon. That's why naglalakbay within 40 years patungo sa land of promise, which is the Canaan, dahil sa kasalanan. When the time of Samson, he commit mistakes with God. That's why he is caught by the Philistines, dahil sa kasalanan. In the time of David,
He commit mistakes and faults with the Lord. In the time of Solomon, he commit mistakes and faults before the Lord. In the time of Elijah, there is faults and mistakes. In the time of Malachi, the last prophet of the Old Testament, they commit mistakes and faults with God. In our time, we are still sinners before the Lord. There are lots of people who is in earth commit mistakes before God. As we feel the presence of the Lord in this morning, let's magnify and exalt the name of the Lord. Dahil sa kairami ng tao na nasa mundo, sa kairami-rami ng mga tao na nasa mundo, mga kapatid, isa tayo na tinawag ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I'm sorry to use my name, mga kapatid. Ito pong nasa inyong harapan or nasa screen ng inyong mga cellphone. Isa po ito sa mga taong hindi po nalulugod ang Diyos, no? I'm not a blessing to others before. I am a stumbling block and not a blessing to my parents. Sa aking mga kapatid, sa lahat na mga kapatiran doon po sa amin sa lugar ng Mindanao, I'm not a blessing to them before. Isa po ako sa mga taong napariwara ang aking buhay. Isa po ako sa mga taong nagiging problema ng gobyerno. Isa po ako sa mga taong naging problema ng aking mga magulang dahil sa kasalanan. But thank the goodness and mercy of the Lord, dahil sa kabila ng mga kasalanan at mga pagkukulang, tinawag po niya tayo at pinili niyo po tayo, mga kapatid. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon upang baguhin ang ating mga buhay. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon upang ayusin ang ating mga buhay. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon. Hallelujah. Upang po tayo ay ayusin, mga kapatid. Inayos po ng Diyos ang ating mga buhay. Binigyan niyo po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Binigyan niyo po tayo ng pagkakataon upang maituwid yung ating mga pagkukulang. Binigyan niyo po tayo ng pagkakataon upang ituwid yung ating mga kasalanan. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Sa lahat ng gawa ng Diyos, sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay, kahit pa sa Old Testament hanggang ngayon, ang tao ay patuloy sa kasalanan, ay pagbakanasa sa kasalanan. Hallelujah. In the beginning, mga kapatid, hallelujah, sa simula, hanggang ngayon, patuloy ang tao sa pagpapakasala sa kasalanan, mga kapatid, sa paggawa ng kasalanan. But the mercy of the Lord, hallelujah, is not confined in one place. Ang Amerika ay nagkakasala. Ang China ay nasa kasalanan. Ang Philippines ay nasa kasalanan. But thank the Lord, hallelujah, His goodness and mercy, His grace is not confined in one place. Patuloy ang Diyos ay bumabago, binabago niya ang buhay ng bawat isa. Hallelujah! Kahit pa po gaano katigas ang tao,
Kahit pa po gaano ka makasala, kahit pa po gaano kalaki yung ating kasalanan. Kahit pa po gaano kaitim, kapula yung ating pagkakasala sa Diyos. But God is good. He is our living hope. He is the only hope in our lives. Siya ang nag-iisang pag-asa ng ating buhay. Sa lahat po ng maaabot ng videong ito, ikaw man ay isa sa mga taong lulong sa bisyo at kasalanan. Kapatid, pakinggan niyo ang Diyos. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ikaw man ay isa sa mga taong lulong sa adiksyon sa mga bagay na nasa mundo. Listen to the Word of God. Buksan mo ang iyong puso at isipan. Hayaan mo na panahanan ka ng Diyos. Hipuin ka ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Sa lahat po ng maaabot ng mensaheng ito, sa lahat po ng maaabot ng videong ito, I pray and I claim in Jesus' name and I declare, hallelujah, by the mercy of the Lord, by the authority of the Lord Jesus Christ, baguhin tayo ng ating pong Panginoon. Akala niyo po ba yung ating panahon ngayon ay maibabalik pa sa dati? Hindi na po, mga kapatid. Tuloy-tuloy na ang pagbabago ng ating pong panahon. Magbago man ang panahon, magbago man ang ibang tao, nawa ay ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi magbabago. Let us continue serving the Lord. Hallelujah! He is worthy to be praised. He is worthy to be praised, mga kapatid. Hallelujah! Salamat po sa bawat isa sa atin na kikinig sa umagang ito, mga kapatid. Thank you so much, Pastor Ezekiel Saan. Meron kayong pre-request sa ating pong viewers ngayon, Sister Nancy? Sister Lynn, meron ba kayong pre-request bago po tayo magtapos? Para po ating ma-pray sa umagang ito, mga kapatid, inyo pong mga pre-request. Sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, sa inyo pang pagsubaybay, meron po ba kayong pre-request? Kung meron man kayong pre-request, mga kapatid, you can type your screen and send it into our comment box, mga kapatid, upang po'y ating ma-pray ngayon. Hallelujah. Please send your prayer request. Habang po tayo'y makikinig, mga kapatid, ng music, please send your prayer request. Please type in your cell phone and send it into our comment box. Hallelujah. Praise the Lord. Habang po ako'y successful operation sa gallbladder ng anak ni Sister Nancy. Habang po ako ay magpe-pray kay Pastor Ezekiel and Pastor Sister Nancy Dangla, sa ating po mga viewers ngayon, huwag po kayo magatubiling mag-send po ng inyong mga prayer request. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa pagpakukumbaba ng aming po mga puso at ng aming po mga buhay. Alam namin, Panginoon, na wala kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Lord, I pray, in this morning, hipuin niyo po ang anak ni Sister Nancy Dangla, Panginoon, na nasa Baguio City. Sila po ay magkakaroon ng pag-a-undergo ng tinatawag na operation sa gallbladder, Panginoon. I pray, provide their needs financially, materially, Panginoon. Not just in financial aspects, not just in material aspects. I pray, Lord, sa mga doktor na inyo pong gagamitin, Panginoon, sa operation na gagawin
Gamitin niyo po sila. Gamitin niyo po. Bigyan niyo po ng kaalaman. Hallelujah. Guide their hands, eyes, brain, and heart. Upang magiging instrumento, Panginoon, sa pagkakaroon ng successful operation sa amin pong kapatid, sa anak po ni Sister Nancy Dangla, Panginoon, dalangin namin sa successful na operation. Lord, guide all the doctors, nurses, the medicine, the equipments, sa lahat po at sa buong hospital. I pray, Lord God, and I declare by the authority and the power of your name. Hallelujah. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa lahat po ng gagawin na operation. Thank you so much, Lord, for the successful operation of our brother. Thank you so much for the successful operation of our sister, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the name. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Our Heavenly Father, kami po ngayon ay dumudulog sa iyong presensya, Panginoon, lumalapit sa pagpakukumbaba ng aming po mga buhay. I pray sa umagang ito sa aming pong kapatid na pastor, Pastor Ezekiel Saan. Hallelujah, our Bishop, Lord, I pray. Ipuin niyo po siya ngayon sa umagang ito. Bigyan niyo po ng kumpletong kagalingan, complete healing, Panginoon. Lord, bless niyo po ang kanyang ministry. Bigyan niyo po siya ng kalakasan sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Ipuin niyo po by the authority and the power of your name. Hallelujah, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paanan, bigyan niyo po siya ng kagalingan, Panginoon. And also, Sister Vanessa Lucanias Erbito, Panginoon, I pray, ikaw po, Panginoon, ay kikilos po, hallelujah, sa kanilang buhay. Bless their businesses. Hallelujah, bigyan niyo po sila ng kalakasan at tibay sa paglilingkod. And also, Panginoon, Sister Ilinos Lynn, sa pigaw, Panginoon, na nasa Bahrain, I pray na ikaw, Panginoon, ay magbibless sa kanilang trabaho. I-bless niyo po ang bawat isa sa kanila, sa aming mga kaibigang OFW, sa lahat po, Sister Mary Hope Jordan, hallelujah, sa lahat po ng aming mga viewers ngayon, I pray, Lord, na ikaw po ay manguna sa aming pong mga buhay. Turuan niyo po kami sa lahat ng aming mga gagawin. Wala po kaming magagawa kung wala ang iyong tulong, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bukas po muli, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong panahon na inyo pong ibinigay sa umagang ito upang pakinggan ang mga salita ng ating pong Diyos. Mag-ingat po kayo palagi. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Hallelujah. Don't forget to share and mention the name of your friends. Magtulungan po tayo, mga kapatid, sa mga panahong ito. And let us continue sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Mag-ingat po kayo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sherwin Banol ng Inabanga, Bohol, under Eastern Visayas District. God bless you po. Mag-ingat po kayo.